magbaba ka pag nakilala mo ang Panginoon. Opo. Here I stand, forever in your mind. Ito yung turo. Opo, opo. So, parang nakakaramdam kayo ng ano. Pero may nabago po ba? Here I stand. Oo, siyempre, dahil sa pagtuturo niya. Kasi, akala ko hindi na itutuloy yung turong yun. Yung sa about visual eh. About visual, itinuloy niya. Sino dito ang nangako na hindi naman babae, hindi naman susugal, hindi na iinom, umulit pa. Taas ang kamay. Nagtaas ang sila, pero ako hindi ako nagtaas. Hanggang sa pinalapit lahat, uminom pa. Yung nagbalik pa sa bishop. Ay, so pinaano kayo sa harapan? Oo, Sara. Pumunta kayo? Hindi ako pumunta. Yung iba ang pumunta. At sabi niya ng pastor, sino ba talaga ang mahal niyo? Ang Panginoon o barkada ninyo? Sabi nila ay, Panginoon. O ganun pala eh. Hindi, huwag niya nang pagbigyan yung mga barkada niyo. Sige, taas niyo ang dalawang kamay niyo. At nung nilapitan sila ng pastor at ilihan, nagtutumbahan sila lahat ng matapatan ng kamay ni pastor. Natutumba. Ako naman nasa likod, pumunta ako sa harapan kung itinutulak niya o hindi. Oh, ay pumunta rin kayo sa harapan. Oo, kasi kung paan sila natutumba. Oh, baka ginagalon. Oo. So ano po nangyari? Ang ginawa ko? Ako rin. Ako. Taas ko rin ang kamay ko. Panginoon, alisin mo na ang pag-iinom ko. Opo. Ayaw ko na ito. Opo. Aba, natumba rin ako. Natumba rin ako. Naisip ko na ang Panginoon na humito sa akin. Kaya sinabi ko sa misis ko, ba't ako natumba rin? Talaga intang ba ako na talaga ang pa ako? Pinatumba pa rin ako. Sabi sa akin, kasi makasalanan ka. pinagdiinan na talaga makasalanan ka. Pero nagtanong ako sa isang faktura, ay, hinihingi ko ka ni Lord, yung presence niya. So, nung time na yun, Pastor, so, anong nakita niyo sa buhay niyo? Unti-unti ba na natatanggag niyo yung bisyo? Hindi pa rin. Kasi, hindi pa rin kahit na, pagsamba ko, malakas ang, sa pag-uwi ko, malakas ang, dukso, sa alas. Kaya napapainom ako. Kasamba ko. Pag-uwi, nakakalimutan ko yung itinuro ni Bishop. Itinuro ni Bishop. Hiningi ko pa naman na hindi na ako iinom. Pero pag-uwi ko, umiinom pa rin ako. Ganun na ganun. Inabot na ako ng limang buwan. Limang buwan. Sasamba ako. Pag-uwi ko, inom. Inabot na ako ng limang buwan. Walang nangyayari. Parang ang nangyayari, magre-repent kayo tapos babalik. Sa dati. Repent, balik. Pero yung puso niya willing. Willing, pero hindi ko hindi niyo malabanan yung bisyo. Bakit hindi niyo malabanan, Pastor? Ganun ba talaga katindi yung bisyo na yon? Oo, kasi hinahanap ko pa talaga. Bagamat humihingi ako ng tulong sa Panginoon kasi hindi ko na talaga kaya. Bagamat hindi ko tinutupad naman yung utos niya. Opo. Pero may mga alam din ako yung mga quotation na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang hawa. Opo, opo. Kahit makapangyarihan siya, kung hindi, wala ka naman gagawin, hindi makatakira si Lord. Kailangan po yung meron kang nagdi-decide ka, nananalangin ka, meron yung paggawa, yung pagsunod. Parang ganun po pala. So yung iba kasi nananalangin lang, tapos wala namang paggawa. So, kailan po kayo nabago? Ilang nakita nyo, ilang buwan, ilang taon kayo nabago? Nakita nyo totally wala na. Paano nyo po natanggal yun? Yung limang buwan na yun, ay dumating sa punto na nag-desisyon na ako. Parang nag-desisyon. Na kaya hindi mo, kasi mapagmahal ang Diyos, mapagbigay. Okay. Wala namang hingin natin din yung bibisan. Yes. Pero anong dahilan?
naisip ko na ako ang may dahilan. Hindi pa ako tumitigil sa pag-iinom. At nung naisip siya na ko, Lord, mula ngayon, kahit pinakamatali ko ng kaibigan, kahit kumpare ko, hindi ko na pagbibigyan kasi alam ko kaya hindi ka nakakakilos sa aking buhay dahil hindi ko pati rito pa rin. So yung pang pagdidesisyon, iniwasan yung mga pagkata? Ay, iniwasan ko na pati. Pero paano po yung sinasabi niyo paglalaway, yung pang hinahanap, nawala po talaga? Nag-tis na ako. Tinis ko na. Kasi kailangan dito talaga yung desisyon, yung handa kang mag-tis talaga. Opo, yung determination talaga, eto na yun. Ay, tulong po ni Lord, ano po yung pananamin. So, nung kayo po'y nakakilala, di ba po, dati hindi kayo unbeliever kayo dati, nagbago, at paano po kayo nag-desisyon na naging isang pastor? Yung calling nyo? Ano pa po, nung... Ilang taon po yun? Ang nangyari kasi bago ako naging pastor, ay ano po nung dinesisyonan ko na hindi ko na bibigyan pagbibigay ng barkada ko, hindi na ako umiinom, ay ibinigay niya yung inihiling ko. So talagang nawala akin. Ang ginawa niya, yung pag-uwi ko, galing ako sa church, opo, may mga nagiinuman. Ang iniinom nila, ang panlasa ko, mapait. Tapos yung ginagawa nila, ginawa niyang namumuhi ako. Sabi ko, buhay ang Panginoon. Yung iniinom ko, binigay niya. Doon ko naisip na kapag sumunod ka pala, kapag ang Panginoon, ibibigay niya pala yung iniinom mo. Yun lang pala ang adlang. Kaya nung nakilala pa siya, lahat ng sinasabi ng Bible, pinaniniwala ko na. So yung alak talaga, na dati ang sarap-sarap sa panlasa nyo, naging mapait. Tapos parang kinamumuhian nyo na yung pag-inom. Parang kahit gusto ng katawan nyo, pagka ininom nyo yun, ayaw na. Parang ganun. Parang nasusukan na kayo. Nung nakita ko yun, nakaroon ako ng tako. Sabi ko, gusto niya talaga kung mag-inom. Nakita ko ang kanyang kapangyarihan. So yun lang, yung pagsunod lang po talaga. Ano siya nakikilo? Saan po? So, tapos po, ano po nangyari po? Hindi na kayo nakapag... Lagi na lang akong sumasamba, tinara ng Libyo. At yung mga anak ko ay... Ang asawa ko ay... Sabi ng anak ko ay, Nay, nagbago na si Papa. Sama na tayo sa natin niya. Eh, sabi ng asawa ko ay, hindi. Papa, pinakamababang posisyon. Saka mapagpagumbaba ka pag nakilala mo ang Panginoon. Opo. So, yung nilinis po kayo na gano'n, ano po, masaya ba kayo? Nagsisi ba kayo? O ano po? Doon ko po akong naglilingkod bilang answer. Opo. Ay, ang answer ay alas 7 ang umpisa ang service. Si start niya, nandun ako. Yes po. Isang taon yun. Excited. Maglipot sa Panginoon. Tuwa talaga. Tapos yung mga pamilya niyo po, nadala niyo ba sa church? Hanggang sa sumama na sila sa atin yung Panginoon po. Okay. Pero ang asawa ko yung lupa. Kasi sabi niya sa akin, kasi ni Sirte, doon ka. Dito ako. Alam mo, Katolik ko ako. Doon naging ka. Doon ka. Okay. Panginoon ka po, pinalangin ko siya. Sasamba ko. Doon siya sasamba. Anong gagawin ko? Ay, pinalangin ko siya. Pinalangin ko siya hanggang wala siyang nagawa. Ay, nagbihis at sumama sa akin. Pero ang pagpunong umuwi na kami, sabi niya, paano ako na pasama sa iyo? Hindi niya lang pinalangin ko. So, kayo naman ang ginagamit ni Lord sa pamilya niyo. Ano po po yung pagkatapos po nun, nagsiserve na kayo kay Lord, ano po po yung dinisign mo para hindi lamang po asher ang dinisign ko, sumasama po ako sa mga minister na follow up. Opo.
sumama mo. Anong sarita-sarita siya? Hindi ikaw magtuturo. Ako. Ako yung laging kasama mo. Ang sabi ko, paano ko alam na lagi kitang kasama? Ang dala-dala mong Biblia, ako yan. Ano po yung boses po ba yun? Narinig nyo? Tinig? Rema? Kahit na magkatabi tayo, opo. Hindi mo marinig, ako lang. Opo, parang ganon. Kayo, parang may nangungusap sa inyo. Po. Tapos po? Tapos sabi ko, ako nga pala doon. Kasi alam, nabasa ko lang yung John 1:1. Sa pasimula pa lamang, naroon ang salita. Opo. Kasama ng isang salita, ang salita ay Diyos. Opo. Sorry po, ito pala ito. Paanong pamilya ko? Hindi kita iiwan, hindi kita papabaya. Kung maglilipod ka sa akin, maraming malilipod ka. Ipatutuo mo ang ginawa ko sa iyo. Ilan po ang nagpalakas sa akin na magaling ko sa Panginoon. Yung salita ko nito. Yun. Kaya, ako po'y naglilipod sa Panginoon. At una pong paglilingkod ko ay yung doon po ako na-assign sa ano, sa Burgos. Sa Burgos. Sa Nasinan. Mm-hmm. Mayroon po tayong church doon, ako po ang pastor doon. Hanggang sa nilipat nila ako sa ano, sa Tayog. Ako. Nakaisang taon din ako doon. Hanggang ngayon ay sasanasin ko na ako ngayon. So, tanungin ko po kayo, Pastor, kasi siyempre po, hindi ganun-ganun ang mag-pastor, yung calling, ano po. Yung una-una kayong nagkaroon ng church na nilagay kayo doon sa Burgos po ba yun? Ano po ang mahirap po ba magsimula? Ano po yung iba kasi parang gusto mag-give up, mahirap, sabi nila. Ano po yung naranasan nito? Ano, masaya mag-lipon kahit na mahirap. Siyempre, ay tipid talaga. Kasi 250 ang allowance ko, 1 week na yun. E doon mo kukunin yung pamasahe mo, doon pagkain mo. Ay, mga hayo ka pa po, ano? Ay, yung pagkayo ko, nilalakad ko na yung Bible study ko. Kaya nga, marami rin na gano'n. Pagka about pastors na ayaw na nila kasi nga sabi nga nila mahirap. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. I am yours, surrender.